Good day mga kasitsyo, welcome ulit sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito, nandito tayo sa isang linang, hindi ko nasasabihin kung saan linang ito. At nandito ang aking bagong kaibigan, si Sunny Boy, the Carabao Man. Ayan o, makikita nyo yung kalabaw na yan dyan sa tabi. Ang pangalan niyan ay si Tisoy. Ito palang kalabaw na ito ay pag-aari ng aking pinsan na si Uji. Ayan. So siya lang ay nag-aararo ngayon dito. Pero pala ang pag-alaga ng kalabaw ay hindi basta-basta. At ayon kay Sunny, pag ikaw daw ay talagang hindi marunong mag-alaga ng kalabaw, hindi ka talaga karabaw man, hindi ka mag-handle ng pag-aalaga kung ng mga has, ugali ng kalabaw ay merong hindi magandang mangyayari. At i-interviewin natin si Sunny kung ano ang nangyari sa kanyang pinsan na hindi nag-ingat ay nauwi sa isang madugong pangyayari. So i-interviewin natin si Sunny kung ano ang mga ugali ng kalabaw, para kung sino man sa inyo ang gusto mag-alaga ng kalabaw ay meron ng warning. Actually hindi siya warning, para mag-ingat pala. Paalala lang. Paalala. O sige, tayo ay umatak na. O, interviewin natin si Sunny ha. O, Sunny, ikwento mo nga sa akin yung pangyayari. Wag muna yung pangyayari. Kung paano pala mag-alaga ng kalabaw. Yung tamang pamaraan para ang kalabaw mo ay may good relation sa'yo. Ibig sabihin magkasundo kayo ng iyong alagang kalabaw. Ano, bibigyan mo siyang pangalan. Yan. Medyo himas-himas mo, kakausapin. At saka hindi mo siya pwedeng yung basta-basta lang papaluin. Lalatiguhin, bawal. Oo, hindi. Kailangan na mayroon ring malasakit. Huhulihin mo rin yung ugali. Ayun, parang tao ugali din pala yan. Pero yung kalabaw, may kanya-kanyang ugali din. Yung may puyo sa ganito. Ah, sige, nasan ba yung puyo na yan? Ito. Yan po ay. Ayan. Yan ay ano, may ugali yan na. Delikadong puyo pala yan. Umano na siya, yung talagang turo na talaga, mandadalin siya ng tao. Ah, yung pala yung ugali ng kalabaw. So itong Tisoy, ilang taon na ito? Paapat pa lang. Tatlo pa 4 lang. Years old. So pag dumating siya ng 5, magiging mainiti na ang ulo. Turo na talaga. Usi. Gusto yung laging makikipaglaban. Ganun. So minsan yung amo ay delikado rin ang kalagayan. May sumpong din po eh. Pag minsan may sumpong. Ah, parang tao din, mainit ang ulo, sumpungin, pagod, at gustong mambarako rin. Yun ang isang dahilan. Isa pa po yun. Kaya nainit ang ulo ng kalabaw. Oh. Ito, pagod na siya eh. Kailangan huwag mo siyang bibiglain na ano. Ah, kailangan. So, eh teka, itong kalabaw ba, pag nag-araro ka, gaano katagal sa initan bago mo papahingahin? Hindi po, titingnan mo na lang po yung ano niya, yung paghinga niya. Yung bibig. Oo, yung pagka, ganyan. Pagka, ano ganyan, na, okay pa siya. Pero, eh, pag bumubula na ang bibig. Yun. Huwag mo na pong hintay na bumula pa yung bibig. Ay, delikado. Mamamatay? Hindi. Hindi naman, no. Kaso, kumbaga yung kalabaw ay pagod na po yun. Ay, hindi rin pwedeng isublot sa tubig bigla. Hindi, pwede po. Ah, pwede, hindi maano. Hindi po na ano yun. Ay, ba't nung... Nakagisgan ko eh. Nung bata pa ako, may kalabaw na kinalambre. Huwag, yun lang pong, ano, yung galing sa initan, na pagod na siya. Sabay sublot. Huwag mo ano, pahingahan mo muna siya ng kaunting oras. Huwag basta-basta yan. Pero yung sa ganito pong ano, ibig mong sabihin, kung sobrang pagod ng kalabaw at galing sa initan sa pag-araro sa palayan o sa maisan, so ang gagawin, ilagay mo muna sa ilalim ng puno ng mangga o sa anumang klaseng punong lili, mga 15 to 30 minutes. Oh, yung hindi po galing sa trabaho. Yung galing lang siya sa, alimbawa, sa initan. Medyo nadili ka ng pag-ano, nasa initan siya, huwag mo munang paluluglubin siya. So, pahingahin mo muna sa lilim. Oh, mga isang oras. Po sa ganito, pag sa tubigan, minsan sa tubigan, inaano lang. Eh, po. Mga isang oras o ilang oras bago mo ipaluglubin? Minutes lang po. Ah, mga 15 pag minutes na lang. Pag nakaluglub naman po, makikita mo siya yung nanguya-nguya niya. Hindi nakaluglub na sa tubig. Tingnan mo. Pag nanguya-nguya na yung ano niya, okay na siya. Pwede mo na siyang sabitan. Ayun. Ito nga palang si Tisoy. Ay white carabao to. Pero magtataka kayo, sabihin nyo, ba't di naman kulay puti? Pero ting pagmasdan nyo yung balahibo niya, iba ang kulay.
At itong kalabaw na ito, ayan, tingin si Tisoy, oh, narinig yung pangalan niya. Kapag ito daw ay pinalangoy sa tubig, pag aho namumula ito. Mumula, pula mula. Ayan, namumula. Ayan. So mamaya lalapitan natin yung isa pa doon may anak. Eh, hindi ako lalapit kasi hindi ako kilala. Ang attitude pala ng mga kalabaw, kailangan aamoy ka, kilala ka, para sila ay lumapit sa'yo. Pero pag hindi ka talaga tagapag-alaga niya, dalawang bagay, naroon yung sunggaban ka, naroon yung tumakbo. Ayan, bigla kang banggain. Hindi naman automatic na susuwagin ka. Ang problema, baka ikaw ay mabangga, ay ang bigat nito. Mga ilang kilo ba yan? Timbang nito? O baka nasa ano po ito? Mga 400. O, 400 kilos, babangga sa'yo. Ay, naku, baka ikaw sumukan ng dugo. Sunny, ikwento mo nga pala yung isang malagim na pangyayari sa iyong pinsan. Ay, yung pinsan ko po. Na nadisgrasya dahil sa kalabaw. Paano yung nag-umpisa? Anong edad na nung kalabaw? Ay, ano na po yun? Yung kalabaw ay nasa ano na po yun? Mga 7, 8. O, mga, sabihin mga, between 7 and 8 years old na raw yung kalabaw. Pero winner toro ning... Toro na po talaga yun? Ha? Toro na talaga, laki. O toro daw, malaki. Mas doble pa ang size dito. Matangkad ng konti. Tsaka mas mahaba ang sungay. So yun daw pinsan ni Sunny, sinabihan na na ibenta na yung kalabaw kasi nga masyado ng wild. Kasi nga naman, kahit kalabaw mo yan, huwag ka raw masyado magtitiwala. Ang kailangan mo pala, mag-iingat. So Sunny, pakikwento nga yung nangyari doon sa pinsan mo. Yung po ay ano, sa madaling salita, nung pangatlo, tinuluyan talaga siya. Ay hindi, yung unang pangyayari, anong nangyari sa pinsan mo? Ayun, kinukuha niya sa tubugan at mag-aarado. Binukulan siya sa ganito. Buti hindi naukit ang ulo. Hindi naman, bukol. Ano, tumama ay sungay, Ganyan na po talaga siya. Pangalawa, ganun din. Ngayon, mga ilang ano, buwan, di ko mga kung buwan, kalipas, nagbabagsak yung sa... Tsuhin ko naman. Nakipag-away. Oo, nagbabag sila. Ah, kalabaw nung tsuhin mo, nagbangga, nagsung... May mga turo po sila eh. Ah, nagsuwagan. Nakaalpas yata yung isan, di ko ma... Ay di, sugatan yung mga kalabaw. Sugatan po. Ngayon, mga ilang araw, mag-aarado dun. Mag-aarado sila eh. Alas 7 ng maga. Ngayon, si yung tsuhin ko naman na nandito sa bisbis. Padaan. Yung sinigawan yung pinsan ko, mas yung tour mo pa layo sa daan. Di pinuntahan. Di kinuha na yung ganito, pinuntahan yung kalabaw. Papaahonin sa ganun, pinitik. Ay hindi umabanti yung kalabaw at umano lang, umiling-iling. Pangalawa ay pinihit. Ang nangyaring ano? Dito, na, basta pumasok, tama po sa ganito, saka dito. Bumaon sa kanyang tadyang, umuslit ang sungay sa tiyan niya? Hindi po naman, ano, yung dalawang sungay, tumama lahat. Tapos itinalang siya ng kalabaw? Parang unan po na nakasama. Tapos bumaksak siya sa ulo? Hindi po na nakaano, basta ipinag, inano na siya. Sumabit talaga. Nasa lupa na siya? Ibig mong sabihin, nung pag, sabit, tama nung, kaliwang sungay, binangga siya, pagbaksak niya sa lupa, yun, sinuwag pa siya. Dalawang tumamang sungay. Dito po yun, saka dito. Sa dibdib at saka sa tagiliran. Dito po lumabas yung hininga nun. Dugo. Eh, paano nangyari sa pinsan mo? Sinong nakakita? Yung, ano din po, yung pinsan ko din po si Kwasit, yung kasama sa ano, pinasaan siya, ano, so, malapit lang, galang ganito lang ba? Ay, ano, di binigkis ang katawan. Dugundugo na. Tinakbo. Ha? Pinasaan na, tinakbo na ng ospital. Ay, dugundugo na yun, ha? Ay, paano pa na sang ospital dinala yun? Una, dito po sa Lucena. Ah, sa Memorial, sa Quezon Memorial. Dito po dinala yun. Tapos hindi kinaya dyan, tinakbo po ng PGH. Doon na po siya namatay. Ilang araw pa bago siya namatay? Parang, ilang araw lang po yun. Ay, ibig sabihin, nung tamaan siya, nagkaroon ng internal bleeding, dumugo ang loob. Buo lang po, tapang mo lang po talaga, buwang loob. Ay, kawawa. Ano nangyari sa kalabaw? Bininta po parehas yung dalawa. Bininta na ng asawa? Nung tsuhin mismo, saka yung kanya. Ay, tas namatay na yung tao. Kawawa naman yung pinsan mo. Binalik po dito, yung patay na. Yung pinsan mo na disgrasya. Inuwi po yung patay na. Matagal nang nangyari yun? Tagal na po. Wari ko yung mga
Wari ko po yung mga dalawang dekada na. Eh bakit? Mantalang nung bata pa ako, sumasakay ako sa ibabaw ng kalabaw, natayo pa ako. Hindi naman ang aano ang kalabaw, ba't ngayon eh? May kanya-kanya pong ugali ang kalabaw eh. Saka may sumpong din po yan. Parang tao din ano? May sumpong. Ayun pala naman eh. Sa may sungay eh. Oh, tsaka hayop yan eh. Di basta-basta. Sabaga, yung kabayo nga, nandadamba rin pagka mainit ang ulo, ano? Pero mas madaling alagaan ng kabayo kaysa sa kalabaw. Parehas din po. Parehas, halos parehas po. Eh, pero bakit yung mga imported na kabayo parang mas mababait alagaan? Aywan ko lang po, hindi ako nakasubok. Wala ka bang mola? Wala po. Yung bang lahi ni Tisoy, saan ba nang galing yung kalabaw? Sa Masbate po. Pero yung talagang original, galing Thailand o saan man lugar? Yata po siguro, hindi ko po ano. Oo, kasi ang tawag nila dyan ay, sa Thailand kasi ang tawag nila sa kalabaw ay kwai. Marami doon ang kalabaw, maitim, na sobrang hahaba ng sungay. Ano, di ba? Ano, doon marami. Panood ko po sa Facebook yung pinagbababag nila. Pinaglabanan, ano. Pag nabali ang sungay, mamamatay. Hindi naman po. Buhay pa rin. Kaso nga lang, bali na. Ang nangyayari po yan, yung mabalian ng liig, o kaya madali sa tiya na ano. Ah, busalsal ang tiyan, mabusbus. Madali sa matsambahan sa dito sa pinaka... Lalamunan. Eh, pag nabusbus na ang tiyan yan, mamamatay na yan. Mamamatay po yan pag nabutas ang bito pa. Ah, eh, matagal gumaling yan. Hindi, mga ganyan naman po, pag nadali na sa ano ay diritso na katay yan, pag alimbuan at... Ah, okay na hulog sa bangin, nabalian. Katay din po. Katay na agad ang ano yan. Abay, 400 kilos sa iyo, ang laki nun ah. Kaya yun, oh, puntahan natin. Yung sa malayo. O, oh, sandali. Ayun. Ayun, o. Oh. Anong pangalan nun? Joy. Si Joy, yung anak. Si Jaja. Ayun pala. Ayan, o. Oh, nakatingin dito. Na. Kay ano din, kay Sunny din yan. Yan. Oh, balik tayo kay Sunny. So, ang pala, ibig mong sabihin, Sunny, pag mag-aalaga ka ng kalabaw, mag-iingat kan talaga. Okay, yung kakalasin po sa ano, papakiramdaman mo rin. Huwag kang tatalikod sa kalabaw. Saka pala, kaya pala yung ibang kalabaw may singkaw sa ilong. Oh, hindi po pwedeng wala. Pang-control talaga yun. Yun ang control nila eh. Pero pag medyo ano po ay hindi binaba, hindi inihinda yan. Yung pala. Yung po ay napapatid, kaya kailangan titignan mo din, baka gato na ang lubid. Oo nga. Ipigtas ito ah. Ayo, sa bagay, nung nabubuhay pa yung lolo namin, meron din siyang kalabaw, lalaki naman. Hiniram lang yun kasi naghahakot ng nyog. Ay di may hinihila yung ano, hinihila yung parago, hindi paragos, kariton, edi ang taas. Ay nung isa sa uli na yung kalabaw, palibasa ay pagod na, nabangaw. Kumaripas ng takbo sa nyugan, ay anong nervyos ng lolo namin. Ang dami, hindi niya mapigilan talagang. Pero pagdating doon sa mismong nyugan nung ano, nung may-ari ng kalabaw, saka doon huminto. Ay, ano po yun? May lihi po yun. May ano? May lihi, may higba. Ah. Yung po ay kahit sa wag lang kakatayin pag yun po ay nakawala o tawag ginamit ng iba na hindi alam na may ari. Yung po ay pag inalpasan, uwi yun. Ano yung lihi? Yung higba po sa Tagalog. Oo, ibig sabihin, nung isinauli ng lolo ko, nung makita na yung may ari, bumait na. Ganun po yun. Yung po ay may higba nung may-ari. Pero yan yung nervyos ng lolo namin dahil... Ay nakasakay ka sa kariton, walang kargang nyog, di ang bilis ng takbo. Oo, oh, di ba ikawayan yung bago yung gulong nun ay bakal, ano? Aba, ay tumama ng araw sa ano, sa tagilira ng nyog. Tumagilid na yung kariton, kala niya ititilapon siya, hila pa rin. Ay das-das naman ang sakong lulo namin. Yung po ay doon ang tigil nun sa bahay mismo nung mayari. Doon nga daw huminto. Yung po ay may higpa po yun. May igba pala yun. Ito, ang bait naman parang, ang ba't kala mo inosente, yung pala'y delikado. Oo, ay bata pa po siya eh. Ha? Bata pa. Ah, kaya mabait pa. Ayun. Pero pala. Pag yan po ay naglimang taon na pataas, doon na siya, magkakaroon na siya ng... Ay, nangingilala na, kung sino lang ang nag-aalaga. Kung sa tao po ay ngayon, hangal pa siya. Inosente. Oo, pag umano na siya... Ah, kaya pala yung ka... Yung palang kasabihan ng matatanda nung unang panahon sa mga bata. Nung bata ka pa, ang bait mo na. Tapos ngayon, malaki ka na, nanunuwag ka na. Ayun pala. Ganun din po yun. Kaya pala, kasabihan ng matatanda nung unang panahon.
Dahil sa kalabaw, ayun pala. Doon po kinuha yun. Eh so anong maipayo mo sa mga karabaw man, yung mga gustong mag-alaga ng kalabaw? Wala pong alam sa kalabaw. Kung gusto nila mag-alaga, ingat lang. Tapos papakiramdaman din yung ano, yung ugali ng kalabaw. Kung Gagaya po nito, hindi to pwedeng ano, yung sisigaw-sigawan mo. Ayun nga eh. Ay, pero pag sabi mong han, di ba natigil yan? Natigil. Pag yung isa po ay yung inano mo siya, inag-agresibo ka. Oo. Ay ano na siya, agresibo. Ay ramda. Siya. Paspas din siya. Ramdam pala niya yung ano, sensitive pala yan. Sensitive po. Ramdam na ramdam niya yung ikaw ay mainit ng ulong nakasakay sa kanya, galit ka. Paspas na din po siya. Ayaw pala niya yan. Ang gusto niya, kailangan melo ka lang. Kung mabait ka, mabait din pala siya sa'yo. Oh, merong nanlatigo ng kalabaw? Oo, pinapagraya ko po sa ano eh. Ay ano nangyari? Sinuag siya? Hindi naman oh, kasi yung kalabaw kawawa. Hindi man makapalag yung kalabaw at na may sa ilong. May singkaw. Ay anong ipinanlatigo? Nakuha po ng kahoy. Niyabat? Niyayabat sa ulo. Ah, kahit saan tamaan? Meron pong tao na maano sa... Ay, ba't niyang ginulpi ang sarili niyang kalabaw? Hindi naman niya sarili. Kumbaga sa ano, ipinagamit sa kanya. Yung buong gusto niya, yung kalabaw, pag nakatigil, nakatigil lang. Ay, na, mainitin siya, hindi siya pwede mag-alaga ng ano. Pag natungtungan yung lubid, nagagalit. Niyayabat lang. Yun. Ang may problema yung tao. Yung taong kalabaw, hindi yung kalabaw mismo. Yung ay, kalabaw. Kaya pala naman. Napakatinong yung kalabaw. Pala naman eh. Sige, Sunny, thank you. Oh. Yeah. Ito nga pala, oh, salamat kay Sunny. Maraming na-share sa atin tungkol sa pag-aalaga ng kalabaw. Kailangan daw maingat sa pag-aalaga ng kalabaw at huwag kukulatahin ang kalabaw, huwag mumurahin. Para din daw pala itong tao, very sensitive. Emotional din daw pala ang kalabaw. At lalo na kung toro, mainitin ang ulo. Yung mga babaeng kalabaw, medyo mas okay pang rendahan. Pero itong mga ganitong mga toro, kaya pala nung unang panahon, kinakapun ang mga kalabaw na lalaki. Para kung ayaw mong maging breeder o wild, kapunin na lang at nagiging mabait daw yung lalaking kalabaw. Yung pala ang technique nung unang panahon na nasani. Kung wala talagang, kasi hindi pa naman uso ang traktor, kaya nagtsatsaga silang pag-alaga ng kalabaw kahit mainitin ang ulo. Ayan, sige Sunny, kaway. Yeah.